Hello guys, welcome back to my YouTube channel. By the way, my name is Nasol Hinuktan. And since pandemic ngayon, ay kailangan ko pong mag-stay at home at hindi muna papasok sa mga salon. At tuturuan ko po kayo kung paano po gagawin ang ating makeup sa bahay lamang. First, nagagamitin ko sa aking mukha ay Promist Bromi Moisture Facial Spray Avian. Mabibili ko ito sa halagang 200 pesos lamang sa Lazada. Ito po yung gagamitin. Since ang mukha ko ay very dry, gagamitan ko po siya ngayon. I-sprayhan ko lang siya ng konti at scatter ko sa aking mukha para hindi po magbuo-buo pag naglagay po tayo ng foundation. Ayan. At sa paglagay ng mga makeup sa ating mukha ay kailangan din nating lagyan ng ating liig para pantay po ang ating makeup. At ito pang susunod kong gagawin, lalagyan ko po siya ng Revlon Foundation. So guys, sa halagang 850 pesos, mabibili mo ito sa mga department store like SM. Maganda po itong gagamitin sa ating mukha guys, lalo na kung tayo ay dry skin. At pwede ko po siyang gamitin ng mga brush at sponge kaso ang ginagawa ko po ngayon ay kamay muna para ma-scatter ng maayos sa aking mukha. At huwag po natin kalimutang lagyan ng ating liig para po pantay ang ating pag-makeup. Kamay lang muna ang gagamitin ko guys para po pantay ang pagkalagay ng aking foundation. Pero pag nag-makeup po ako sa mga event, ay ginagamitan ko po ng sponge at brushes para po maging maayos ang pagkagawa. Pero I still using the brushes later. Kung magpupi po ating mga mukha, ay kailangan po nating lagyan ng something dark color para po magiging pantay po at hindi po ganang maputi ang ating mga mukha at ang ating mga at ang ating katawan ay maitim. Kailangan po natin i-contrast siya para po maging pantay. And guys, gagamitan ko na po siya ng sponge para po maging mag-blend siya ng maayos. Remember, kung ano yung balat nyo, kailangan sakto lang din sa foundation na ginagamit nyo para po hindi po siya maging maputi ang mukha at iba po ang kulay ng ating balat. Dark foundation na Revlon. How po to read the airbrush effect. Kailangan i-enjoy lang natin ang ating pag-makeup kung tayo ay isang makeup artist para masaya ang buhay. At itong Revlon Photorelli Airbrush Effect ay mura na lang to siya. Mabibili mo rin ito sa mga department store or mabibili mo rin ito sa Lazada. Try to check it out on Lazada. Yan, enjoy lang. At manood kayo kung paano po ginawa ang paglagay ng foundation para po malalaman po ninyo kung kayo na po ay mag-makeup sa inyong sarili. Kasi kadalasan ngayon ay hindi na tayo gaano makapunta sa mga salon-salon kasi pandemic nga. At
kailangan nating matuto sa ating sarili para sa mga beginners. Ayan. Ito na po ang ginagamit kong foundation. Revlon at saka Revlon na airbrush effect. Since mag-oily siya guys, gagamitan ko po siya ng Mary Kay product. Ito po ay Sheer Mineral Face Powder. Ito po ay kadalasang ginagamit ko pag nagme-makeup ako sa mga event like wedding, gibo, or kahit anong klaseng event guys. Ito po ang paborito kong ginagamit sa mukha ng aking mimikapan. Gamitan ko po siya ng brush. At remember, kung ang mukha natin ay oily, ay kailangan natin gagamitan ng face powder para hindi po siya maging makintabang mukha. Mura na lang ito ngayon guys sa Lazada. Mabibili mo ito sa Lazada. At sa mga dealer ng Mary Kay, mabibili mo rin ito siya. Ah, hindi ko na alam po magkano ang price nito, pero kung alam ko na pumura na siya ngayon. So, tapos na tayong mag-foundation. Ito na po ang effect ng aking foundation na Revlon Photo-Ready Airbrush Effect and Revlon Color Stick Combination for Oil Skin. Ito na pong gagawin guys ay i-contour ko po ang aking face at gagamit po ako ng Highlighter Mini Star Professional Makeup. Ito po siya. Mura na lang po ito at mabibili po ito sa Lazada. Sa Lazada ko po siya binili guys. At maganda po siyang pang contour. Lalong-lalo na pag medyo malaki yung panga natin, lalagyan natin sa baba. At kung malaki po ang ating mukha, lalagyan natin siya ng contour para po maging maganda ang ating mukhang tingnan. Nagagamitan ko po siya ng pang-contour na brush. Una po, pag naglagay po kayo ng contour, ay kailangang pataas siya. Diba, mayroon akong cheekbone. At sa forehead ay kailangan din nating lagyan para po hindi po gaanong malaki ang ating himpapawid o tinatawag na paliparan. Since nalagyan ko ng contour ang aking mukha, lagyan ko rin ng contour ang aking panga para medyo lumiit kasi medyo malaki-laki yung panga ko eh. Hindi ko alam kung paano lumaki ito. Mag-enjoy lang kayo guys at panoorin lang ninyo ako habang ako ay nagme-makeup para makasuha kayo ng mga tips how to do a good makeup on your face. And may contour na ako. Kailangan pag naglagay tayo ng contour sa ating panga ay huwag masyadong obvious kasi mahalata naman siya sa picture at pangit naman siya tingnan. O diba? Yan ang susunod kong gagawin ay magkilay na po ako. Kasi since wala akong kilay, kikilayan ko po ng aking sarili para maging maganda. Kasi kilay ang pinaka-importante. Ito pong gagamitin kong pang kilay ay Verbalina Original Pencil Brown. Para po magandang effect sa ating kilay, kailangan brown ang ilalagay natin. Tandaan po natin guys kung sakaling lalagpas at parang hindi pantay ang ating kilay ay kailangan po natin siyang lagyan ng
foundation sa baba para po mawala yung kampat ng ating kilay. Mostly ang ginagamit ko powder eyeshadow makeup sa aking kilay, pero pag sa sarili ko na lamang po ay ginagamitan ko po ng pencil kasi dito po ako nasasanay sa pencil. May kilay na ako guys, gagamitan ko na po siya ng brush na pang kilay at mabibili rin po ninyo ito sa Watson. Itong brush na pang kilay ay kailangan ko lang siyang gagamitin para ma-scattered, para hindi po siya gaano makapal yung iba, at para po mapantay po ang aking kilay, ito po ang aking ginagamit. Stroke lang po siya pataas para po hindi siya gaano magbuho-buho, kasi pencil po ang ginagamit ko at hindi powder eyebrows. Simple lang inyong gagawin guys, pag hindi, kasi ang importante marunong kang gumawa ng kilay mo. Simple lang po ang ating gagawin, kailangan po nating gawing maayos ang ating kilay para po maganda po ang itik ng ating mukha. At remember, yung sinasabi ko kanina, kung sakali pong pantay po, kung hindi po pantay ang inyong kilay, ay kailangan po ninyong gamitan ng maliit na brush at lagyan ninyo ng foundation para po maganda ang ating mga kilay. At ito po ang kadalasang ginagamit ko, maliit na brush para po pantayan ang aking kilay. Lagyan ko po siya ng konting foundation para ilaline po lang po para wala pong kalat yung aking kilay. Yan, di ba ang ganda na siya tingnan? Tapos na tayo sa kilay guys. Ang ating gagawin ay eyeshadow. At remember, kung maglagay po tayo ng eyeshadow ay kailangan pong tatapit siya sa mga mata niyo. Ang paborito ko pong eyeshadow, BYS, at mabibili lang rin po ito ninyo sa Watson sa halagang 399. Ang paborito ko pong eyeshadow dito ay ang white eyeshadow na para siyang primer para po kapit ang makeup po sa mata ko. Ito po yung ginagamit ko. Para po maganda at kapit na kapit ang makeup sa aking mata. Ayan. At gagamitan ko po siya ng brown eyeshadow sa BNY. Sa BYS pala. Brown Definition Kit BYS. So lagyan ko lang siya dito guys ng konti. Since ang ginagamit kong makeup ngayon ay basic makeup lamang para maintindihan ng lahat at para po makita ng lahat kung paano po gagamitin at saan po gagamitin. Gamit lang ako ng light makeup sa aking mata. Ayan. Lagyan ko lang siya ng contour konti para siya po ay mabuhay. Scatter ko lang din siya sa taas para magkaroon po siya ng line para maganda po ang itik ng ating mata. Okay,
may detailing siya ng guys, konti. Nude. Nude. Huda Beauty. Nabibili ko lang po ito sa Lazada. At murang-mura lang po ito, guys. Para po, pag-araw-araw na makeup. Light makeup lamang po ito. Ito po ay mabibili sa Lazada. Nude Huda Makeup. Hit. Since naglagay ako sa gilid ng brown, maglagay na din po ako sa top ng Love Bite. Love Bite. Gamit po ako ng pang-blending na brush. Yan, pang-araw-araw lang na makeup ito, guys. At sa pang-daily makeup lang ito, hindi masyadong makapal. Light lang siya. Para po hindi po tayo magmumukhang bruha pag lumabas tayo na sobrang kapal ang ating mata makeup. At ito lang po ang eyeshadow sa ngayon, guys, kasi light makeup lang ito for basic makeup sa mga beginners lang po, para po sila po ay matuto kung paano po gumamit ng tamang makeup na basic makeup, office makeup, pang araw-araw na makeup. Ito po yung makeup na light lang siya. Since tapos na tayo sa eyeshadow, ay gagamitan ko po siya ng MAC liquid eyeliner. Ito po yung ginagamit ko para po maging maganda at para mabubuhay po ang ating mga mata. Mabibili din po ito sa Lazada at kung gusto niyong pumunta sa department store, pupunta kayo sa MAC section, makikita niyo to sa mga SM. Kailangan sa paglalagay nito, kailangan matuto kang maglagay kasi ito ay pinakamahirap na gawin sa party ng makeup. Since maliit po ang aking mata, nilalagyan ko po siya ng contour sa gilid para po medyo lumaki. Ayan, medyo nabubuhay na po ang aking mga mata. Kung gagamitin ay color pencil Everbelina, dark brown lang din siya para sa ilalim ng aking mata. O ay mabibili sa Watson, 120 pesos po ito sa Watson at kahit saan po pwede ninyong bilhin. Yan. Remember kung ano pong ginagawa niyo sa taas ng inyong mata na nilagay niyong eyeshadow, yun din po ang nalagay ninyo sa baba, para po magiging patay ang inyong since tapos na po maglagay ako ng liquid eyeliner at eyeliner sa aking mata, gagamitan ko na po siya ng Curlas. Pero sa Victoria ko siya binili. Since naka-curlas na ako, lalagyan ko siya ng
excess volume max factor. Max factor. Max factor na mascara. At mabibili rin po ninyo ito sa mga department stores halagang 824 pesos. Maganda po siya gamitin kasi hindi siya nag-smudge. At since ginamit ko itong BYS Definition Kit Eyeshadow, gamitan ko rin po siya ng konti sa baba para po maging hindi po maging matapang masyado yung aking mata. Yan. Since tapos na tayong mag-eyeshadow guys, ang gagamitin ko po gagamitan ko po siya ng contour ang aking ilong para po medyo tumangos para maging maganda siya. Ang gagamitin ko pong contour na ay ginagamit ko po kanina, Highlighter Contour Minister Professional Makeup, at mabibili po ito sa Lazada. Gamitin ko lang po siya. Kailangan sa gilid ang ilong mo. Naman po siya ng kamay para po hindi gano kung yung nilalagay ko contour sa ating ilong, at lalagyan natin ng highlighter ang ating ilong. Last na gagamitin ko po ay Vice Vice Aura Blush. Ito po ay magbibili din po sa mga mall at sa Lazada. Maganda po itong Vice Aura Blush kasi kapit na kapit siya sa mukha niyo. So ang gagamitin ko pong blush na brush, pang blush na na brush ay Bobbi Cosmetic, at mabibili rin po ninyo ito sa Watson. Mura lang po ito guys, halagang 100 something or 200, hindi ko lang po siya sure, basta i-check nyo na lang po Bobbi Cosmetic brush blush. Ito na po, gagamitin ko na po itong Vice Blush Aura Blush. Quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Since parang nag-file na yung Facebook, Mary Kay, Sheer Mineral Face Powder. Para po pang pinixing. Buscaba una así. Desde que te vi. Buscaba una así. Y por fin te conté.
Ganun lang kasimple, guys. Sa mga nanay na hindi makapunta ng salon, mga sister natin na hindi makapunta ng salon kasi pandemic ngayon, kailangan po nating matuturo na mag-makeup sa ating sarili para po pag may event po kayong puntahan, ay kayo-kayo na lang po ang mag-makeup sa inyong sarili. At di na po kayo kailangan ng mga makeup artist po yung ginagamit kong lipstick. Kasi po hindi po siya matatanggal 24 hours siya. Avon True Power Stay. 16 hour liquid foundation, liquid lip. Ang kulay po nito ay 502 number niya. Mabibili niyo ito sa Lazada or sa Avon. Kakain po ako nito, guys, hindi po po siya matatanggal. Sobrang kapit po siya, 24 hour po siya. Yan. Kung may mga katanungan kayo, guys, ilagay ko po yung mga ginagamit ko sa description at write down your comment below. Huwag din po niyong kalimutang i-share para po makikita po ng iba. Thank you for watching, guys. I hope enjoyed your watching. Bye!